Ito po ay makakausap po natin sa linya ng telepono dahil whether we like it or not, ay naku, parang ang sitwasyon po ngayon, lalong-lalo na bumisita itong si Vice President Sara Duterte sa Peña Francia, dyan sa Naga. Oo, dahil may mga naglalabas na ano ba to? Ano na ba ito? Parang election na ba ito? Ha? Makakausap po natin ng USC Department of Political Sciences and Director, Local Government Development Institute, Political Analyst, Director, Local Government Development Institute, si Dr. Froilan Kalilong. Sir Froilan, magandang araw po. Yes, magandang araw at magandang araw din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Yun. Sir Froilan, ano ba ito? Talaga ba itong mga hindi oras na o hindi na ka-schedule na pagbisita ng Vice President sa dating Vice President sa Naga? Ano po ang basa po ninyo rito, Doc? Yes, actually very remarkable. No? Mm-hmm. Not only because of their past rivalry, pero siguro makikita natin dito, mayroong contrasting elements yung kanilang political backgrounds, mm-hmm. yung kanilang ideologies, mm-hmm. pati yung kanilang leadership style. No? Pero siguro, ang isa sa po pwede natin siguro nga tignan dito is yung symbolism ng unity and reconciliation na maaaring gustong isulong ng kampo ni VP Sara Duterte. It carries a strong symbolic message of unity and reconciliation. Alam naman natin that both figures represent different political factions. Mm-hmm. With the Duterte previously aligned with the Duterte Marcos Cap and Robredo having been the key figure of the opposition, pero things have changed since then. Mm-hmm. So for VP Duterte, to visit Robredo is an acknowledgement perhaps of her work. Particularly yung kanyang Angat Buhay program, mm-hmm. which has gained widespread recognition din naman for its grassroots initiatives and mm-hmm. development projects. Mm-hmm. So that's one way of looking at it. But at the same time, it also sends a message that political differences may be set aside to work for the betterment of the nation. Pero hindi rin natin po pwedeng isaalang-alang dito yung political color, no? At yung political element na maaring mensahe na dinadala nitong pagbisita na to doon naman sa kay BBM na siyang dating kaalyado naman ni VP Sara Duterte. Mm-hmm. As it may signify a possible political strategy on the part of the Vice President, it might appear as an act of goodwill kasi, no? Pero it could have underlying political calculations, no? So for VP Sara, this meeting may help soften her image, especially in light of recent controversies na kinakasangkutan din niya. When you try to align yourself with someone like Robredo, which is known for her integrity and pro-poor initiatives, VP Duterte could be signaling perhaps an openness to more inclusive governance and distancing herself from hardline politics that was previously a mark of her father's administration. Okay, balikan ko lang yung sinabi niyo do kanina, soften the image dahil kilala ho ito si lalo na no mga previous sa weeks at days doc do sa kanyang mga pananalita, yung kanyang language, yung kanyang actuations ay parang matapang right. na matapang sa Congress doc, di ba? Right. Mm-hmm. Right. Oo. So basically isa to sa paraan para to create a public perception that she's not all feisty, no? That she is not all palaban, na ginagawa niyon dahil mayroon dahilan at hindi yung kanyang karakter talaga na gawin yun. Pero dahil nga sa kanyang pananaw na may pagigipit na nangyayari sa kanyang budget deliberation sa Congress, yes. So she felt the necessary compulsion to give a fight back. No? Mm-hmm. Pero depende, kagaya nga ngayon, ano, kung kaya niyang ibigay yung kanyang kamay doon sa mga dating hindi kaalyado, it also signifies a goodwill on her part, no, to paint an image na hindi lang naman ako puro katarayan at hindi lang naman ako puro pakikipag-away ang hanap ko, no, kasi kaya ko rin naman makipagkaibigan kahit doon sa dating hindi kaalyado.
Iyon. So, okay. Doc, wag muna natin pag-usapan yung basa ng mga politiko. Pag-usapan muna natin paano tatanggapin ng mga Pilipino ito regardless kung ano man yung mga statement na lumabas ng magkabilang panig. Paano ho tatanggapin ng isang pangkaraniwang Pilipino ito? Pwede bang pumasok sa isip niya na, uy, merong pagsasamang magaganap din eh. Merong sanibwersa na magaganap dito. Pwede ho bang ganun ang maging isip ng isang pangkaraniwang Pilipino do? Yes, possible. No? Especially yeah. when you know that the 2025 elections is yeah. just around the corner. Yes. No? So the implications for the 2025 elections is very clear. This meeting could be viewed within the context of the upcoming midterm elections as Duterte's gesture Mm-mm. might be a way of appealing to a broader electorate, particularly yung voter base ni Lenny Robredo, Uh-oh. Which consists of middle-class voters. And those in progressive sectors, no. So building bridges with the supporters of Robredo could benefit Duterte's political capital as she seeks to navigate her role within the broader political landscape, mm-hmm. especially in preparation not only for the midterm elections but more importantly for the 2028 elections, no. Mm-hmm. So alam naman natin na even if BP Robredo is no longer holding any position, her command and her following Uh-oh. Is still there, Uh-oh. No. So as we always say, politics is all about addition, eh. No? So no. the more people that you could rally behind you to support your cause, eh, di favorable yon para kay VP Duterte. And mm-hmm. ito nga, no, it could be taken as an act of reconciliation, but at the same time, it could also be a calculated political move on the part of VP Duterte. Yun. Okay. So, mas inaasahan nila ito, ang conversion nito, more on the 2025, more than the 2028. Yes, but you have to understand that the 2025 elections, the midterm elections, is always a testament election. Eh? Or when I say testament election, it will always necessarily result into how the public perceives the current administration and how they are actually performing. Uh-oh. So when we, for example, in the 2025 elections, if the senatorial slate of the current administration will turn out to be the runaway victors, makita natin na mataas yung trust and confidence ng taong bayan doon sa liderato, Mm-mm. at maaring matangay ito, no, or ito ay magiging picture of what is supposed to happen in the 2028 elections as well. Mm-mm. Pero kung sakali naman na marami doon sa opposition ang lulutang at mananalo dito sa 2025 elections, again, this will more or less give us an insight as to how the 2028 elections will take shape. Mm-mm. Okay, last question na, Doc, pasensya na, wala na akong masyadong oras. Kung ito'y communication, hindi pwede na, hindi natin pwedeng asahan na ito na yung magiging last na magiging step ni VP Sara. Definitely, I don't think so, no, kasi nag-open kami ng communication at ayaw naman natin sigurong isipin na this was done just for the mere optics or para lamang mapag-usapan, ano, for fiesta. So it I think what VP Sara Duterte would like to paint here is also a positive example for the political climate in the Philippines. You know, in a country that is often characterized by divisive politics, itong pagpapakita na to ng parang mutual respect would encourage other politicians to engage in more bipartisan efforts. Mm. It may also inspire a shift in public discourse mm-hmm. from a confrontational style of politics, no? Yung lagi natin nakikita na parang nag-aaway, to one that is more collaborative and focused on addressing the country's pressing challenges, no? So ito kasi yung perception na po pwede nating makuha from this, no? And I think when you look at the appeal as well as the effect of this gesture on the part of Bibi Duterte, I think she really scored a lot here. Okay. Doc, magpa-part 2 tayo. Gusto ko sana pag-usapan natin local, like Taguig, Makati. Oo naman. Tsaka na po natin pag-usapan. Magpa-part 2 kami sa iyo, Doc, ha? Sige lang, kuya. No worries. Doc, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Dr. Froilan Kalilong,
U.S. Department of Political Science and Director, Local Government Development Institute at isang political analyst.